Muli yung pinalilikas sa mas ligtas na lugar ang ilang pamilyang nasa evacuation center sa Barangay San Jose sa Rojas Oriental, Mindoro. Sa kabila po nito, may ilan pa rin residente ang nagpaiwan. At may ulat on the spot si Trisha Zaffer. Trisha? Tiya, dama na rito yung bagyong Yolanda, pero hanggat kaya pa yung mga taga-munisipyo nitong bayan ng Rojas nagsusuyod sa mga coastal barangay dito sa kanilang munisipyo para tiyakin na yung mga pamilyang dapat lumikas na ay nakalikas na nga. Pero magkaganyan man, Pia, yung mga nakalikas ng pamilya ay pinalilikas pa nila uli. Tulad nung pinuntahan nila kaninang umaga na evacuation center sa may sitio Dalahigan sa Barangay San Jose. 27 pamilya yung nakalikas sa eskwelahang yon, pero ang rekomendasyon ng MDRRMC, kailangan nilang umalis at mag-evacuate sa mas malapit sa kabayanan. Pag malapit po sa kabayanan, ibig sabihin po, kapag kailangan po, kung meron man pong hinihingi na magkasakit na pwedeng dalhin sa ospital, agad-agad po silang marerescue. At nasa isang safe po silang lugar na pwede agad-agad po silang madala. Naniniwala yung mga residente na ligtas dito, kaya rito sila pumunta ng palikasin kahapon. Ang danggay ay binabaha, pero itong Dalahigan, noong mga panahon ng mga tagbaha ay binabaha ng danggay, pero itong Dalahigan, sabi, hindi binabaha ito. So sa karanasan namin, sa dami ng nakaraang mga alon, hindi inaabot ito ng amin. Pero kap, malakas po itong bagay. Oo, alam namin. Oo, pinakamalakas nga. So tatanungin din ko rin ang mga kasamahan ko sa barangay, kung sila ba isasama o hindi. Papasok mamayang alas 2 sa madaling araw, yung signal number 4. Yung signal number 4 na yon ay malakas na yon. Hangin yun. Ngayon, hindi na kami makakapasok dito dahil malakas na yon. So ang preventive dito is kung maaari mag-evacuate kayo doon sa Rojas Community College para hindi na kami mag-alala baga. Sa huli, lumipat din ang evacuation ang mga residente. Sa sitio Bukana naman, bagamat nakalikas na ang karamihan, may ilang kalalakihang piniling magpaiwan. Bukod sa mga eskwelahan, ginawa na rin evacuation ang barangay hall at health centers. Pati ang bodega ng palay na ito sa may barangay San Isidro, pinatuluyan muna sa mga evacuee. Bukod sa mga residente, ang mga pasaherong stranded sa pier pinag-evacuate na rin sa isang simbahan. Kwento ng mga pasahero, Miyerkules daw bumiyahe pa ang kanilang mga sinakyang bus at van mula Batangas. Pero pagdating raw nila sa Rojas Port, suspindido na raw pala ang mga biyahe. Nagpalipas na sila ng gabi sa pier. Kagabi naman sila nagpalipas ng magdamag sa simbahan. Determinado naman, Pia, ang bayan ng Rojas sa target itong zero casualty. Basta maagapan lang at matiyak na nailigtas na sa nasa ligtas na lugar na ang mga tao. Ang aming pinoproblema ngayon, baka kumulang kami sa mga pagkain na ibibigay, sapagkat hindi sapat yung aming mga naipon o naka-stack pa doon sa MSWD. So kaya kami ay nananawagan sana sa mga ahensya ng ating pamahalaan na baka may mga maipapadala sila. Sa talapia ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itong Oriental Mindoro, nasa mahigit 1,500 families na ang naka-evacuate dito sa buong lalawigan. Naka-preposition na rin daw ang kanilang mga relief goods at naka-standby na ang lahat ng rescue teams ng mga LGU dahil nga sa papalakas ng papalakas yung ulan at hangin na nararanasan rito sa lalawigan, Pia. Trisha, balikan ko lang yung nabanggit mo kanina na pinalikas sila, nasa evacuation center na sila, tapos pinalipat pa sila. Ito pa'y dahil yung napiling evacuation center nung una, eh malapit pa sa baybayin? Tama ka dyan, Pia. Yun kasing unang evacuation center na tinakbuhan nila, isang eskwelahan niya na katabi mismo ay baybayin. Eh ang sabi ng mga authorities, bagamat based sa experience ng mga residente, hindi binabahado ng mga nakakaraan. Ngayong pagkakataong ito, iba raw kasi yung kaso nitong bagyong Yolanda. Baka mamaya ay matsyempuhan sila ng paglaki ng alon at baka mamaya yung dating hindi pagbaharoon ay mangyari ngayon. Kaya mabuti na rin daw yung nakakasiguro sila. Kaya pinalipat sila sa isang mas malaking eskwelahan na mas malapit sa bayan, na mas accessible daw sa mga ospital saka sa mga resources, Pia. So paano sila lumipat, Trisha? Lahat ba sila nakalipat na sa mga oras na ito? O, Pia, lahat halos ng mga residente na nandoon sa evacuation center na yun kanina ay nakalipat na doon sa evacuation center na dapat talagang pagdalhan sa kanila, maliban lang doon sa ilang kalalakihan. Dahil tulad nung may isa tayong residente na kausap kanina, may kasama pa siyang ilang mga kapitbahay niya.
na mukhang wala talaga silang balak umalis mula doon sa sitio, sa may sitio Bukana, saka doon din sa may sitio Dalahican. Dahil ayon sa kanila, sanay naman daw sila sa malalaking alon at kaya naman daw nilang depensahan yung mga sarili nila. Pero yung giit ng mga otoridad, Pia, kailangan lahat lumikas. Kaya hanggang sa mga oras na ito, nag-iikot pa rin sila para kumbinsihin at pagpaliwanagan yung mga residente rito at yung mga kababayan natin na kung maaari ay lumikas na at magpunta sa mga evacuation center, Pia. Alright, Trisha, at sa ngayon nakikita namin yung nasa likod mo, no, yung mga puno, parang malakas na yung hangin. Pero yung kamusta yung buhos ng ulan? Pia, hindi gaanong malakas yung buhos ng ulan. Ang medyo malakas lang talaga rito ay yung hangin. Noong nagpunta rin tayo kanina doon sa mga barangay, sa may mga palayan, doon sa malapit sa dagat, saka sa mga ilog, malakas na talaga yung hampas ng hangin at mas nakakatakot ngayon kaysa sa roon sa buhos ng ulan, Pia. Bukod dito sa bayan ng Rojas, ayon sa PDRRMO nitong Oriental Mindoro, binabantayan din yung mga bayan ng Mansalay, saka yung Bulalakaw dito sa southern part ng Lalawigan dahil bulubunduki naman yung mga area na yan at merong banta na baka gumuho yung lupa kung sakaling naging malakas yung buhos ng ulan at samahan pa ng hangin, Pia. Alright, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan, Trisha Zafra.